Ang deep sea ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan na halos hindi na naaabot ng ilaw at may sobrang babang temperatura. Pero sa kabila ng marahas na kondisyon ay marami pa ding nilalang na nabubuhay dito. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang ilang mga kakaibang nilalang na nakunan sa pinakailalim na bahagi ng karagatan na kung tawagin ay deep sea. Glass Octopus. Ang glass octopus ang isa sa pinakabihira lang matagpuan na cephalopod sa deep sea. Una itong natuklasan noon pang 1918 habang isinasagawa ang isang 34-day expedition sa Central Pacific Ocean. Matapos ang mahigit 180 oras na pag-i-scan ng mga scientist sa seafloor ay nakita nga nila ang kakaibang nilalang. At kapareho ng iba pang tinatawag na glass creatures gaya ng glass frog at comb jellies, ang glass octopus ay may transparent na katawan maliban lang sa kanilang mga mata, digestive gland at optic nerve. Nakakatulong to para hindi agad sila makita ng kanilang mga predator. Kayang lumaki ng isang glass octopus sa tinatayang haba na 18 inches o 45 centimeters. At noon nga lang August ng 2021 nang ilabas ng mga researcher sa Schmidt Ocean Institute ang footage na to ng isang glass octopus na nakuna nila sa isang remote island sa Sydney, Australia. Giant Japanese Spider Crab. Unang nailarawan noon pang 1836, ang Japanese spider crab ang pinakamalaking alimango sa mundo na may leg span na umaabot ng hanggang 12 feet. Dahil dito ay nagmumukha itong sobrang laking gagamba. Pero sa kabila ng laki ng Japanese spider crab ay hindi ito mabangis na predator. Bagkos ay ginagamit nito ang mahahabang bias para makapaglakad sa ilalim ng dagat at maghanap ng mga patay at nabubulok na hayop, pati na din ng iba pang mga makakain na halaman at algae. Mahusay din itong magbalat kayo o mag-camouflage, kung saan ay binabalutan nito ang katawan ng mga shell at iba pang mga bagay sa paligid para maprotektahan ang sarili mula sa iba't ibang predators. Isa pang kakaibang katangian ng Japanese spider crab ay ang mahabang buhay nito na kayang umabot ng 100 taon at higit pa. Kaya nitong mabuhay kahit na maputulan pa to ng 3 binte na sa katagalan ay tutubong muli dahil na din sa haba ng buhay nito. Kaya nga marami ang nagsasabi na may pagka-immortal daw ang mga Japanese spider crab. Emperor Dumbo. Ang pangalang Dumbo Octopus ay tumutukoy hindi lang sa isa kundi sa buong grupo ng mga deep sea umbrella octopus. Kilala ang mga to dahil sa kanilang palikpik na nahahawig sa tenga ng sikat na Disney character na si Dumbo the Elephant na siya ding pinagkuhaan ng pangalan nito. Mayroong 15 species ng Dumbo Octopus at gaya ng ibang umbrella octopus ay nakakonekta sa balat ang mga galamay nito na kapag ibinubuka ay nagiging kahawig ng isang payong. Sila lang din ang tanging grupo ng mga pugita na kayang tumira sa pinakailalim ng karagatan, kung saan naninirahan ng mga to sa lalim na 13,100 feet o 4,000 meters o higit pa. At dahil sa bihira lang makatagpo ng mga predator ang mga Dumbo octopus, ay wala itong lagayan ng tinta o ink sac na karaniwang nakikita sa ibang octopus. At noon nga lang May ng 2021, nang iulat ng mga researcher ang pagkakadiskubre sa isang bagong species ng Dumbo octopus na tinawag nilang Emperor Dumbo dahil nadiskubre nila to sa Emperor Seamount Chain sa Pacific Ocean. Anglerfish. Isa na marahil sa may pinakanakakatakot na itsura ang isdang anglerfish na sinasabi nilang posible din na ang pinakapangit na hayop sa planeta. Ito kasi yung klase ng isda na iisipin mong mapapanood mo lang sa mga science fiction at horror movie. Mayroong mahigit 200 species ng anglerfish na karamihan ay naninirahan sa deep sea. Ang kadalasang kulay nito ay dark gray hanggang dark brown na may malaking ulo at bunganga na punong-puno ng matutulis at translucent na mga ngipin. Iba-iba din ang laki ng mga anglerfish. Mayroong maliit na hindi pa umaabot sa isang talampakan at ang iba naman ay malalaki na kayang umabot ng 3.3 feet ang haba. Nakilala ang mga babaeng anglerfish dahil sa tila nakalawit na pamingwit na makikita sa ibabaw ng bunganga nito. At gaya ng pamingwit ay may tila pain sa pinakaibabaw nito na iwawagayway nila hanggang sa may maakit at mahuli sila dito. Sa sobrang laki ng bunganga ng mga anglerfish ay kaya nitong lumunok ng mga prey na doble sa kanila ang laki.
Ang mga lalaking anglerfish naman ay higit na mas maliit at nagiging permanenteng parasitic mate ng mga babaeng anglerfish. Kapag nakatagpo ng babae ang isang lalaking anglerfish, ay ikakabit niya ang sarili sa pamamagitan ng pagkagat dito. Sa katagalan ay magsasanib ang katawan ng dalawa hanggang sa tuluyan ng mawala ang mga mata at mga internal organ ng lalaking anglerfish maliban lang sa reproductive organ nito na maglalabas ng sperm kung kinakailangan. Ang isang babaeng anglerfish ay kayang magdala ng 6 o higit pa na mga lalaking anglerfish sa kanilang katawan. SpongeBob at Patrick? Paano kaya kung makita mo yung mga paborito mong cartoon character sa totoong buhay? Siguradong namangha ang mga fans ng SpongeBob SquarePants sa inilabas na larawan ng National Oceanic and Atmospheric Administration noong July ng 2021 habang ginagawa ang isang expedition sa baybayin ng New England. Sa larawan ay makikita ang isang parihabang yellow sponge na katabi ang isang five-pointed sea star. Namangha ang mga nakakita dahil sa eksaktong-eksakto ang kulay ng dalawa sa mga sikat na cartoon character na sila SpongeBob SquarePants at Patrick Star. Para nga daw nilang nakita sa totoong buhay ang dalawang karakter na naging bahagi na ng kabataan ng marami sa atin. Ang Sponge ay mula sa grupong Hertwegia at ang Sea Star naman ay sa grupong Contraster. Hindi pa natutukoy ng mga biologist ang eksaktong species ng dalawa at posible daw na mga bagong species lang ang mga to. Pero alam nyo ba na hindi gaya sa sikat na cartoon show kung saan ay mag-best friend si SpongeBob at Patrick ay hinding-hindi magkakasundo ang dalawa sa totoong buhay? Ang mga sea star kasi ay carnivore na kilalang kumakain ng mga crabs, oysters, clams, corals at mga sea sponge. Kaya nga kung gagawing realistic ang cartoon show ay siguradong matagal nang kinain ng sea star na si Patrick ang bidang sea sponge na si SpongeBob. Ano ang masasabi nyo sa mga deep sea creatures na naitampok natin dito sa video? May mga ibang topic pa ba kayo na gusto nyong pag-usapan natin dito sa channel? Pakilagay lang sa comment section sa baba. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman, ay panoodin nyo pa yung ibang video natin dito sa channel. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe sa RCTV at pindutin ang notification bell. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.